10 pinakamalaking hayop sa karagatan? Ano-ano kaya ang mga ito? Saan sila matatagpuan at gaano nga kaya sila kalaki? Yo, what is up guys? It's Kuya Norb's Menace here. Hindi natin maikakaila na isa ang karagatan sa pinakamagandang lugar at tanawin na ating masisilayan at mapupuntahan. At kung pag-uusapan naman ang mga nilalang o hayop na nakatira dito ay talagang nakakamangha din pag-usapan. Kaya sa video na ito, samahan mo akong alamin ang 10 sa pinakamalaking hayop sa karagatan. Handa ka na bang malaman? Tara, simulan na natin. Number 10, Japanese Spider Crab. Ang Japanese Spider Crab ay sinasabi na ito ang pinakamalaking arthropod sa buong mundo. Ito ay matatagpuan sa mga katubigan ng Japan. Ganun din, makikita din ito sa bansang Taiwan, partikular na sa bahagi ng Dagat Pasipiko. Ang haba ng leg span ng isang Japanese spider crab ay maaaring umabot ng 12 feet to 12.5 feet. Meron ding mga article na nagsasabing nasa 13 feet ang leg span ng Japanese spider crab. Ang bigat naman nito ay maaaring tumimbang ng 20 kilograms. Nagagawa din nilang mag-iba ng anyo ng kanilang katawan. Ito ay para protektahan ang kanilang sarili mula sa mga predator. At habang tumatanda ang Japanese spider crab, ay mas lumalaki ito ng lumalaki. At ang isa sa pinakanakakamangha sa nilalang na ito ay ang kanilang lifespan. Umaabot kasi ang kanilang lifespan ng 100 years o minsan ay lagpas pa nga. Number 9, Giant Ocean Manta Ray. Ang Giant Ocean Manta Ray ay ang pinakamalaking ray species sa buong mundo. Ang haba nito ay maaaring umabot sa 30 feet. Kapag lumalangoy ito, nakabukas lang ang kanyang bibig. Ito kasi ang diskarte niya para makakain ng plankton at iba pa niyang pagkain. Dahil ito ay malaking uri ng isda, ayon sa pag-aaral ay meron din itong malaking utak. Kaya naman, ito ay matalino ring nilalang. Kung isa pang reproduction naman, ang giant manta ray ay hindi ganun kabilis magparami dahil sa loob ng ilang taon, minsan lang manganak ang babaeng giant manta ray. Kaya hindi ganun kabilis mag-recover ang population nila. Ang lifespan naman ng isang giant ocean manta ray ay maaaring umabot ng 50 years at maaari silang makita sa lahat ng karagatan sa buong mundo. Number 8, Killer Whale. Ang killer whale o merong scientific name na Ursinus orca ay ang pinakamalaking miyembro ng mga dolphin. Sa laki nito, maaari itong ikumpara sa laki ng isang bass. Naglalaro kasi ang sukat nito sa 23 feet to 32 feet. At kung pag-uusapan naman ng bigat, ay maaari itong umabot ng hanggang 6 tons o 5,443 kilograms. Ang isa sa pinakakakaiba sa nilalang na ito ay ang kanilang pagtulog. Kung tayong mga tao, kapag natutulog tayo ay hindi na natin pinoproblema ang paghinga dahil automatic naman tayong humihinga kapag natutulog. Pero ang mga killer whale ay hindi automatic ang paghinga, kaya kakaiba ang kanilang paraan ng pagtulog. Kapag natutulog ang mga killer whale ay kalahati lang ng kanilang utak ang nagpapahinga. At ang kalahating utak naman nila ay ang ginagamit nila para patuloy silang huminga. Habang natutulog din sila, dahil sa kalahating utak lang ang gumagana, isang mata lang ang nakadilat at ang kalahati naman ay nakapikit. Galing no? Ang lifespan ng isang killer whale ay maaaring umabot ng 50 to 80 years. Number 7, Oarfish. Ang mga oarfish ay binansagan bilang sea serpent. Makikita nga naman kasi sa kanyang itsura na mukha itong ahas o serpiente dahil sa kanyang nipis at haba. Kaya din sila tinawag na oarfish ay dahil sa haba ng isdang ito ay kinukumpara sila sa mga sagwan. Kung tungkol sa haba o sukat ng isang oarfish, iba-iba naman ang sinasabi nila. Pero nagsasabi na ang haba ng isang oarfish ay may haba na 26 feet to 30 feet. At meron namang nagsasabi na ang haba ng isang oarfish ay 56 feet. Ang timbang naman nila ay maaaring umabot ng 600 pounds o higit pa.
Tinatawag din sila sa ibang lugar bilang ribbon fish. Matatagpuan ang mga oarfish sa malalim na parte ng karagatan. Tinatayang nasa 3,300 feet ang lalim kung saan matatagpuan ang mga oarfish. Bagamat nabubuhay sa malalim na parte ng karagatan at kayang labanan ng mataas na pressure sa ilalim ng tubig, ang balat ng isang oarfish ay malambot lang. Kung tungkol naman sa kinakain nila, kadalasan ang kinakain ng isang oarfish ay ang mga maliliit na plankton. Number 6. Giant Pacific Octopus. Ang Giant Pacific Octopus ay ang pinakamalaking octopus species sa buong mundo. Kilala ito sa kanyang kulay na parang pinaghalong red at brown. At isa din sa espesyal na katangian ng octopus na ito ay ang pagpapalit ng kanyang kulay. Meron kasi itong special pigment cells na ginagamit sa kanyang balat upang makapagpalit ng kulay. Ginagamit ng Giant Pacific Octopus ang kanyang pagpapalit ng kulay para protektahan ang kanyang sarili mula sa panganib. Ang sukat ng isang Giant Pacific Octopus ay maaaring maglaro mula sa 9.75 feet hanggang 16 feet. Maaaring ikumpara ang laki nito sa isang taong mayroong height na 6 feet. Ang bigat naman nito ay maaaring magmula sa 22 pounds to 110 pounds. Ang lifespan naman nito ay umaabot sa 3 to 5 years. Ang ilan sa kinakain ng Giant Pacific Octopus ay hipon, isda, tulya o clams. Kinakain din nila ang mga maliliit na pating. Isa din sa kamangha-mangha sa Giant Pacific Octopus ay meron itong 3 puso at 9 na utak. Number 5. Giant Squid. Matatagpuan ang nilalang na ito sa lahat ng karagatan sa mundo. Ang sukat ng isang giant squid ay maaaring umabot o maglaro sa 33 feet hanggang 59 feet at maaari namang tumibang ito ng 440 pounds. Makukumpara din ang sukat ng isang giant squid sa isang bass. Ang kahanga-hanga sa giant squid ay ang kanilang mga mata. Meron kasi silang napakalalaking mga mata na merong diameter na 10 inches. Kaya naman kahit sa napakadilim na parte ng karagatan ay kanilang nakikita dahil meron silang mga malalaki at malilinaw na mata. Ang kinakain naman ng mga giant squid ay isda, hipon at kinakain din nila ang mga maliliit na whale. Number 4. Basking Shark. Ang Basking Shark ay ang pangalawa sa pinakamalaking isda sa karagatan. Sinundan niya ang Whale Shark. Bagamat malaki ang isdang ito, meron lamang itong maliliit na ngipin at mga mahabang hasang. Ang Basking Shark ay maaaring lumaki ng hanggang 40 feet o higit pa. Maaari ding maglaro ang kanilang timbang sa 8,000 pounds. Mababa o higit pa dyan ang kanilang pwedeng maging timbang. Maaaring ikumpara ang laki ng isdang ito sa isang school bus. Ang kinakain naman ng mga basking shark ay mga maliliit na plankton, fish egg at iba pa. Number 3. Whale Shark. Ito ang pinakamalaking isda sa karagatan. Ang kulay ng mga whale shark ay gray at mayroon ding makikitang mga puting tuldok o batik-batik sa kanyang katawan. Matatagpuan naman ang mga whale shark sa lahat ng tropical ocean sa buong mundo. Pero kagaya ng iba pang mga isda, ang kadalasang kinakain din ng mga whale shark ay ang mga plankton. At nakakapaglakbay ng malayo ang isdang ito para lang makahanap ng mga plankton. Isipin mo na lang kasi kung gaano karaming plankton ang kailangan ng isang whale shark dahil sa kanyang laki. Ang sukat kasi nito ay maaaring umabot ng 40 feet o higit pa. Ang kanya namang timbang ay maaaring maglaro mula 11 tons hanggang 20.6 tons o pwedeng mas higit pa doon. Nakakalungkot lang na ang populasyon ng mga whale shark ay nanganganib na. Inuuli pa rin kasi ang mga whale shark sa ibang parte ng mundo. Number 2. Lion's Mane Jellyfish. Ang Lion's Mane Jellyfish ay ang pinakamalaking jellyfish sa buong mundo. Ang average na sukat nito ay maaaring magmula ng 1.5 feet to 6.5 feet pero ang pinakamalaking lion's mane jellyfish na naitala ay umabot sa sukat na 120 feet. Ang lion's mane jellyfish ay maaaring matagpuan sa malalamig na karagatan. Kaya naman, matatagpuan sila kadalasan sa Arctic at North Pacific Ocean. Ginagamit din nila ang kanilang mga tentacles para makahuli ng maliliit na isda
at pati ng kanilang mga kapwa jellyfish. Ang average na lifespan ng jellyfish na ito ay maaaring umabot ng 12 months o 1 year. Number 1, Blue Whale. Ayon sa pag-aaral, ang blue whale ang pinakamalaking hayop na nabubuhay sa mundo. Oo, tama ang narinig mo. Sila ang pinakamalaking hayop na nabubuhay. Kumpara mamon sila sa mga sukat ng hayop na nabubuhay sa lupa at ganun din sa mga nabubuhay sa tubig. Kung ikukumpara mo kasi ang sukat o laki ng isang blue whale, maaari mo itong ikumpara sa tatlong school bus. Ang laki, di ba? Maaari din kasi silang lumaki ng hanggang 100 feet o higit pa. At kung pag-uusapan naman ang kanilang bigat, maaari silang tumimbang ng 200 tons o higit pa nga. Para mas maintindihan natin kung gaano kabigat ito, maaari nating ikumpara ang isang 15 na school bus o 15 na school bus. Halos ganun kabigat ang nilalang na ito. At dahil din sa kanyang laki, ang sukat naman ng kanyang puso ay kasing laki ng isang kotse. Ano pat maririnig mo ang heartbeat nito kahit nasa malayo ka pa sa kanya. Kaya din nilang makagawa ng malalakas na tunog para makapag-communicate sa isa't isa. Ang tunog na nagagawa nila ay mas maingay pa kaysa sa isang jackhammer at makina ng eroplano. Ang average lifespan naman ng isang blue whale ay nasa 80 to 90 years. Pero ayon sa mga report at pag-aaral ay merong natagpuan na blue whale na merong edad na 110 years old. Nalalaman kasi ang edad ng isang blue whale sa earwax na nabubuo sa kanilang mga tenga. Talagang ang kamangha-mangha malaman ng mga malalaking hayop na nakatira sa karagatan at maaaring meron pang mga hayop sa karagatan na mas malaki ang sukat ngunit hindi pa nadidiskubre. Ikaw, meron ka pa bang alam na malaking hayop sa karagatan pero wala sa video? Comment mo naman dyan sa comment section at babasahin natin yan. Like mo na din ang video na ito kung nagustuhan mo at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Salamat sa iyong panonood. Again, this is Kuya Norbsman. Kita-kits tayo sa susunod na video.